And what's up again sa atin mga karabit. So for today's video is tuturuan ko kayo kung paano ang tamang paggamit ng LCVit or multivitamins. Ito mga karabit is based lang sa aking experience and based lang din dito sa nasa likod nito. Base sa nakikita ko mga karabit is yung ibang rabbit vlogger is pinapakita nila mga karabit na dinedirekta nila itong pinapainom. Actually mga karabit is wala, hindi naman ako against mga karabit dun sa nagdedirektang magpainom nun. Ang sa akin mga karabit is itong i-share ko ay sariling experience ko and sariling pagkakaintindi ko dito sa nasa likod. Kasi meron dito mga karabit na ayan, nakalagay dito na rabbit or hamster and chinchilla is 15 drops mixed in drinking water mga karabit. Kaya sinusunod ko lang yung asa likod niya mga karabit para sa ganun mga rabbit is hindi tayo magka-problema kung sakaling masyadong madami yung malagay natin or mapainom natin. Actually mga rabbit is hindi ko naman alam kung may side effect ba yung sobrang daming pagpapainom ng ganito. Pero actually sabi nga nila mga rabbit ang sobra is nakakasama din. So ayun mga rabbit, tara. So ayun mga karabit, ito pala yung B complex vitamins, multivitamins LCVit mga karabit. Dito mga karabit is makikita nyo, ito siya mga karabit, LCVit, multivitamins. And ito, andito yung mga formulation niya mga karabit. Ito yung mga makukuha ng rabbit natin kapag nagpainom tayo. And actually mga karabit, dun nga sa sinabi ko kanina na ito, ito mga rabbit na 15 drops mix in water na ang ginagawa naman ng iba is dinedirektang pinapainom mga rabbit. Ayan. Kung makikita nyo mga rabbit, ayan siya. Nakasulat dyan. Rabbit, hamster, and chinchilla 15 drops mix in the drinking water mga rabbit. So ibig sabihin nun mga rabbit is hindi siya idedirekta. Hindi siya idedirekta na ipapainom. So ngayon mga rabbit, susundin ko lang mga rabbit yung asa likod and hindi ko sinasabi na dapat nyo din sundin yung gagawin ko. Pero actually para sa akin is mas safe ito kasi pwedeng makasama sa rabbit natin mga rabbit kapag nasobrahan sila sa pagpapainom. Kasi kahit hindi natin alam or kahit sabihin natin na multivitamins to or vitamins lang is pwede pa rin makasama ang sobra mga rabbit. So bago tayo mag-apply mga rabbit sa tubig nila is kailangan natin i-shake ito. I-shake natin to ng i-shake mga karabit para mas ayan, shake natin siya mga karabit. And actually mga karabit, tips ko sa inyo kapag meron kayong ganito is huwag nyong ilalagay dun sa mainit na lugar mga karabit, kaya ng 30 degree pataas. Ayan mga karabit, kasi kapag 30 degree mga karabit is madali siyang masira. So eto mga karabit, naglalagay na tayo. By the way mga karabit, dahil wala tayong drops na nakukuha sa tiki-tiki and walang drops na kasama ito mga karabit, walang dropper mga karabit, is gagamit tayo nitong syringe mga karabit. Ito 10mm syringe. Actually meron pang mas maliliit na syringe dito mga karabit, may mas maliliit pa na syringe dito. And ito mga karabit is nabili ko lang siya ng 7 pesos mga karabit. Ayan, ito is ginagamit ko dito sa aking hand feed na ibon. And ito, mag-a-apply na tayo mga karabit. Una is, dito na lang muna natin siya ilalagay sa may takip. Ayan. Kasi wala tayong, hindi kasya yung syringe natin dito sa butas nitong multivitamins mga rabbit. Pagkalagay natin dito sa may ano, ayan, pagkalagay natin dito, dito na natin isi-syringe. Ayan. Ayan, kukunin na natin siya. Ayan mga rabbit. So, eto na siya mga rabbit. Ayan na siya. Ayan. So magde-drop na tayo mga karabit. Ito mga karabit. Ayan, magde-drop tayo ng 15 mga karabit.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ganun din sa kabila, mga rabbit. 3 4 5 6 7 8 9. Okay, kulang siya. 10 11 12 drops. So kulang pa ng tatlo 'yun, mga rabbit. Kaya siya mas maganda, mga karabit, na i-drop sa water, mga rabbit, para hindi siya totally talaga na direkta, mga rabbit, and mas tatagal yung multivitamins so kapag nakahalo siya sa tubig, kasi every iinom siya is nakakakuha siya ng multivitamins. Although ganun din lang naman, mga rabbit, mas madami kapag direkta na walang kasamang tubig, pero sa akin talaga mas suggest ko talaga na ihalo nyo na lang sa tubig, kasi pwedeng masobrahan yung rabbit natin and pwedeng mag-cause ng, sabihin na natin, na problema sa mga rabbit natin. Ayan, mga rabbit, and based dito sa mga rabbit, kung nakikita nyo, ang inuman ng rabbit ko is clay pot. Kasi, mga karabit, mainit dito sa lugar ko, and meron tong ano, mga karabit, lumalamig yung tubig niya, mga karabit, kapag ayan, kapag andito yung tubig sa clay pot. 3, ayan, 15. Ito naman, 15 ulit. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15. Ayan lang, ganyan lang, mga karabit. Ayan, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ayan, 16 pa yung nalagay dyan, mga karabit. Ganyan, mga karabit, yung paglalagay mismo. So eto, mga karabit, is ipapainom naman natin dito sa buntis na rabbit natin and yun sa may kits, mga karabit, and actually dito sa mini rex natin na nanganak siya last 3 days from now ata. Ayan, mga karabit. Kaso ang problema, kinain ng daga yung anak niya, mga karabit, kasi hindi talaga totally nakasecured tong cage, mga karabit. And actually ang pumasok na daga, mga karabit, is yung tinatawag na senyorita, yung maliliit. Dito siya pumasok, mga karabit, sa na-convert na ito, na-convert na kainan dapat ng grass nila, mga karabit. Kaya sa gabi, mga karabit, sinisecure ko na siya, tinatakpan ko na itong bandang grass rack niya, mga karabit. Naglalagay muna ako ng grass and tinatakpan ko siya. So, ayan, mga rabbit, ilalagay na natin yung tubig nila. Ayan. Ilalagay na natin dito yung tubig nila. Huwag nyong kalimutang haluin, mga rabbit, kapag ipapainom nyo, mga rabbit. So, yung nilagay ko, mga rabbit, is nahalo na yon. And yung last na nilagyan natin is hindi pa nahalo. Kaya etong ano muna ang ilalagyan natin, nahalo. Ayan. And kakatapos lang din nila, mga karabit, na mapurga. So ayun, mga karabit, thanks sa panunood, mga karabit, and please subscribe and hit the notification bell na rin para updated kayo sa aking mga video, mga karabit. So ayun, mga karabit, hanggang dito na lang. Next video, pag-uusapan naman natin yung pagpupurga sa mga rabbit, na may gagamitin tayong pampupurga, or yung iba kasi, mga rabbit, yung nematocide nila, mga rabbit, is syrup. So sa atin, mga rabbit, is eto, mas mura siya. Ayan, nematocide na. Ayan, nematocide Capelax, mga rabbit. Eto yung gagamitin natin pampurga. Actually yung iba kasi syrup, and based sa experience ko, kuunti pa lang yung nakaka-encounter ng ganitong nematocide. So ito yung ginagamit ko. Tuturuan ko kayo, mga karabit, kung paano gumamit na to. Kaya please subscribe and hit the notification bell na rin, mga karabit, para updated kayo sa aking mga videos.